Kahapon po, kinapos na ng oras, nakausap ko po silang dalawa off-air. Medyo mahaba-haba na po yung mga impormasyon. Marami-rami na impormasyon na kuha ko sa kanila. Mahaba-haba na po yung interview ko sa kanila. Ipagpapatuloy lang po namin ngayon. Meron na akong pretty much idea tungkol sa the whole case. Matter of fact, napaila ng kaso ang mga suspect. Kailangan ko lang pong makausap ang ilan sa mga personalidad na para makapag-shed light na involved, na may kinalaman sa kaso, makapag-shed light dito sa pag-uusapan natin. I would probably call it a double murder case na kung saan ang victim dito ay si Ramon Ramones at Derlina Bambalan. Sila po ay mag-live-in partner. 67 years old si Sir Ramon at si Ma'am Derlina ay 47 years old. Si Ramon Ramones po ay tatay ni Christine Nicole na nandito sa ating studio ngayon. At si Derlina Bambalan, na isa rin po sa biktima, ay kapatid naman po ni Jason Bambalan. So in other words, yung nandito sa amin ay magtsuhin. At pinaslang po yung si Ramon at Derlina. At ang mga suspect, meron na tayo, si John R.J. Ramones. Ito po yon. Si John R.J. Ramones, siya po yung anak mismo ng biktimang si Ramon. And then yung mga iba pang suspect, tulad ni Biner Quillopo, ayan po, si Biner Quillopo ay miyembro po ng Philippine Coast Guard pamadin ng Tugigaraw. Isa mga suspect na hindi na po iba sa pamilya, tinuturing na po parang anak. At meron din pong si J.R. Abalos and Jefferson Abalos. Ito po si Biner, kakausapin natin. Biner, magandang hapon. Yes, Senator. Magandang hapon po. Opo. Member po kayo ng Philippine Coast Guard dyan sa Tugigaraw. Ano pong rango nyo at saan po kayo nakadestino exactly? Ano po yung posisyon dyan sa Philippine Coast Guard? Ay, sir, for info, sir, Coast Guard Apprentice si Man, sir, sa Coast Guard District North. Coast Guard Apprentice? Yes, sir. Ano ibig sabihin po nung ngayon, sir? 3 years in service po. 3 years? Okay. Intern kayo. Ay, sir. Now, matanong ko lang, nung napas lang po itong si Ramon Ramones at Derlina Bambalan noong June 8, yes, 11 p.m. Yes, isa po kayo sa mga suspect na naroroon noong mangyari yung pagpaslang? Wala man akong panjan, sir. Hindi man ako pupunta doon, sir, masyado. Hindi kayo pupunta masyado. Palagi nga kayo pupunta doon, sir. Kaya nga parang anak na ang turing sa inyo, si Ramon at Derlina. Ay, sir. Totoo, tama? Tama, sir. Ay, sir. Okay. At kaya nga walang naging force entry doon po sa bahay nung dalawang biktima dahil nakita po kayo, kakilala kayo, hindi na kayo iba, pinapasok kayo at kayo po ay nagsilbi din isa sa mga lookout. Sir, hindi ko makuan yan, sir, kasi hindi naman ako nagkuan yan, sir. Umamin na po si John R.J. Si John R.J., sir, hindi ko pa yung nakakasama, sir. Umamin po si John R.J. sa pamamaslang. Kumumpisal na po siya sa kapulisan. Opo, umamin po siya. At itinuro niya kayo, ikaw, si J.R. at si Jefferson. At ang naging pake niyo ay robbery kasi may pera sa loob ng bag ni Derlina pati mga alahas. Sir, magandang hapon po. Pero hindi ko man alam yan na istorya, sir. Kasi hindi ko po alam yan na topic, sir. Hindi mo alam na topic, samantalang ikaw ay isinasangkot ng primary suspect na si John R.J., yung anak mismo ng mga biktima, nagkumpisal siya sa mga police, may kasamang public attorney's office, at itinuro ka isa sa mga suspect. Although hindi naman daw ikaw ang mismo nagpukpok ng martilyo dito sa magkasintahan na Ramon at Derlina, ang nagpukpok daw ng martilyo sa ulo, sa mga ulo itong dalawa ay si J.R. Ikaw daw po ay lookout lamang. Sir, hindi po ako, hindi ko po nakasama yan, sir. Hindi ko po yan nakita, sir. Pero doon po sa confession po ni RJ, kayo po ang isinulat na isa sa mga kasabot. By the way, doon po sa mga nanonood, maraming tama sa ulo, pukpok ng martilyo, ang ikinamatay nung dalawang biktima, si Sir Ramon at Ma'am Darlina. Noong June 8 po, 11 p.m., nasaan po kayo noon? Nasa Lalo Cagayan, sir. Lalo Cagayan. Makakapag-produce ka ba sa amin ng mga testigo, mga ebidensya o makapag-vouch sa iyo na ikaw ay talaga nando sa Lalo Cagayan noong araw na yon? Mga oras ay, na yun? Ay, sir. Ano po may produce yung mga ebidensya na para ma-verify namin na nandun ka nga sa araw na yon? Nandun po yung mga barkada ko, sir. Kasi mga doon lang naman ako. Mga barkada mo, mabiverify po yan. Ay, sir.
Okay, be-verify ng mga kapulisan natin. Anyway, naisampa na po yung kaso laban sa'yo. Ang tanong ko lamang po, bakit ka isasama yung pangalan mo ni John RJ samantalang para kinakapatid mo siya? Yes sir, yan po yung hindi ko maintindihan sir kasi hindi ko naman yan nakakausap, hindi ko naman yan nakakasama sir. Hindi nakakasama, pero, barkada niyo po siya, labas-pasok po kayo sa bahay ni Ramon at Derlina. Yes sir, actually sir, hindi naman actually na kasakasama sir kasi pumunta lang din ako sa bahay nila para bumili lang ng yosi, mga ganun lang sir. Pero hindi naman ako nagtatagal sa kanila sir. Andito po si Christine, kinakapatid niyo po ito kasi turing sa iyo ng peres niya, parang anak na, so parang kinakapatid mo na ito. Go ahead, Christine, gusto mong kausapin? Sabi po niya nung June 8, wala daw po siya dun sa Apari, pero... Ang sabi po nung isang pulis na may hawak nung case is nakita po siya June 9 sa Apari po. Nakita po siya June 9. Pagkatapos ng insidente. Tapos yung sinasabi po niya kanina na matagal na po siyang hindi pumupunta sa bahay. Nung kumuha pa kami ng mga gamit sa bahay, may mga naiwan pong mga listahan ng store. Meron pa po dun yung bagong sulat ng tatay ko na June 1 to 6. May listahan po siya dun na umutang pa po ng mga... June 1 to 6. Opo. Nag-expect din po ako ng parang condolence, ganun. Eh, wala man lang pong dumating sa amin na umabot na ilibing at lahat-lahat. Wala man lang pong... So, nung buro hindi siya pumunta? Hindi po. Oh, ikaw po ay tinuring na parang anak-anakan nitong dalawang biktima na nakarating sa iyo for sure na namatay itong dalawa dahil sa may pumaslang sa kanila. Hindi ka man lang kahit man lang text... bilang pagkikiramay o condolence para kay Christine o pumunta sa lamay para magbigay respeto. Ay sir, pero sir, sa amin kasi sir, may duty din kami sir, pero hindi ko naman makapunta. Ah, hindi. Kahit na duty, kung ikaw ay magpapaalam, sasabihin mo, pupunta ako sa buro ng tatay-tatayan, nanay-nanayang ko, I'm sure papayagan ka ng Philippine Coast Guard. Kasi sir, valid pero... naman yung iyong rason. Sabi mo, lalo pat murder yan, pinaslang yung aking kinikilalang tatay-tatayan, nanay-nanayan, gusto kong umaten sa lamay, I'm very sure at alam mo yan, napapayagan ka. O ba't hindi mo ginawa? O kahit man lang text sana sa mga kamag-anak ng mga biktima, tulad ni Christine, nag-text ka man lang sana. Opo. O kapatid, ano bang tawag mo kay Christine? Anong tawagan nyo? Ading po, Ading. O, ibig sabihin, little girl. O sana man lang, Ading. Nakikiramay ako, nabalita ako, patay na pala si tatay, si nanay. Yun lang, hindi mo ginawa. Ba't hindi mo ginawa yun? Pakisagot lang, sir. Bakit hindi ka nagpadala ng text na pakikiramay? Wala man akong contact sa kanila, sir, kasi hindi ko naman sila chat palagi. Friend ko pala sa FB, sir. Oh, bakit hindi ko naman maskin sa FB? Ba't hindi ka nagpadala ng message sa FB? Eh, mag-friend pala kayo sa FB. Eh, nakaka-post po siya ng mga kung ano-ano sa timeline niya po that day. Oh, maskin man lang saan nag-post ka. Rest in peace, Tatay Ramon, Nanay Delina. Ba't hindi mo ginawa yon? Sana nag-reach out ka kay Christine o Ading. Nakikiramay ako. Wala kang ginawang ganon. Pero yung regarding dyan, sir, wala akong talagang alam dyan, sir. Sir, mamaya na yon. Bakit hindi ka nagpaabot ng pakikiramay sa kamag-anak ng biktima sa mga kamag-anak ng kinikilala kang hindi na iba? Ay, sir. O bakit hindi mo ginawa yon? At yung sabi mo, may duty ka sa Philippine Coast Guard? Sigurado ako, kung talagang gustuhin mo, pag nagpaalam ka sa Philippine Coast Guard, sasabihin mo na atin ako ng lamay ng tinuturing ko mga tatay-nanay na papayagan ka. Kau naman, pati ako lulukuhin mo. Vincent Fiesta, District Commander, Philippine Coast Guard, Tugigara. Magandang hapon po, Mr. Fiesta, sir. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Ang sinasabi po ni Vener, kaya raw siya hindi umaten ng lamay nung mag-asawa o itong si Derlina at saka si Ramon, na tinuturing siya bilang anak-anaka na ay sapagkat meron daw siya duty sa Coast Guard. Tama ba ako, sir? Kung nagpaalam siya na maayos, papayagan niyo po siya na mag-attend ng lamay? Yes, sir. Pagka may, lalo na pagka mga ganyan, sir, na papaalam, sir, na umattend sa mga lamay, pinapayagan po namin, sir. At alam niya po yon, di ho ba, sir? Yes, sir. And yet, hindi siya umattend. At hindi man lang siya nagpadala kahit man lang text o message of sympathy doon sa mga naiwan na relatives. So pwede ho ba, sir, habang siya inimbestigan, confine siya sa headquarters, huwag niyo muna siya pagdutihin at muna palabas-labasin habang inimbestigan po yung kaso? Opo, sir. Yan po yung gagawin ko po ngayon, sir. At ipapatawag ko po siya ngayon sa dito po sa distrito. Mr. Benner. Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay. Sinasabi niyo po, inosente ka base po sa iyong mga pananalita. Willing ka ba magpa-lie detector test? Ay, sir. No problem, sir.
Okay. Dadaling ka namin sa NBI. Anyway, voluntary ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, voluntary ito. Dadaling ka namin sa NBI para mag-lie detector test. Payag ka. Ay, sir. At gagawin natin sa lalong madaling panahon at papaalam muna ako kay Mr. Fiesta, Sir Vincent. Yes, po, sir. Okay o ba na ito po ay pa-lie detector test namin? Pumayag naman na siya with your, of course, permission bilang kanyang commander. Okay ba? Okay po, sir. Papayagan ko po, sir. So, kung kailan po yung available, yung sa lie detector test, yung schedule, isa po i-release nyo para makapag sa ilalim po ng tinatawag na polygraph exam or lie detector test. Tama po, sir? Sir Vincent? Yes, sir. So, okay, Mr. Binair? Sir, good afternoon, sir. Opo, ready na po. Okay, schedule na po namin yung iyong lie detector test. Hi, sir. Major Jefferson Mukay, magandang po, Major. Sir, good afternoon po, sir. Nag-usap lang po tayo kahapon at sabi nyo nga po na pila na ng kaso etong si Binair. Yes, sir. Para po sa kanyang kabatiran, sa kanyang kaalaman, bakit po siya napaila ng kaso? Bakit po siya naisama sa kasong murder kay Ramon at Derlina? Yes, sir. Bale, meron pong extrajudicial affidavit si John R.J. Ramones, sir, na tinuturo silang tatlo ng kasama nila, sir, nung paggawa ng krimen, sir. Ano pa po yung ibang mga ebidensya meron tayo para makukonek po talaga ito pong si Binair sa kaso, Major, sir? Yes, sir. So far, sir, yun pa lang yung ano natin, sir, yung extrajudicial confession niya, sir. So, nasabi niyo po kahapon, sir, na malakas na po yun na pag-ano sa kanila, sir. Opo. Sabi niya po, June 8, siya raw po ay nasa mga barkada niya sa Tugigaraw. Tama ba? Yung ba yung sinabi mo, Binair? No, sir. Sa Lanlo po, sir. Lanlo. So, Major, pwede niyo po sigurong puntahan yung Lanlo at interviewin po yung mga pangalan. Yes, sir. Noong mga taong babanggitin niya, tropa, para masiguro na talagang nandoon siya during when the crime was committed, when the crime happened. Yes, sir. Yes, sir. We will do it, sir. Kailan ka pumunta doon sa Lanlo, Mr. Binair? Hapon, mga 5, then umuwi na ako ng umaga, sir. Tapos okay. Doon ka lang nabalitaan na ganun yung pangyayari, sir. Eh, hindi ko pa alam yan noon na ganyan na may nangyari, sir. June 8 ka pumunta sa Lanlo ng alas 5? Mga ganun, sir. June 8 ng alas 5, kasi 11 o'clock nangyari, kaya alas 5, inurong mo yung timeline, sa alas 5 ka umalis. Hindi. Hanggang kinabukasan ka sa ano, mga ganun, Lanlo. Sir. Baka ba umuwi na kasi ng umaga, sir. Okay, so umalis ka June 8 ng alas 5, and then June 9 ng umaga ka na bumalik ng Apari Cagayan. Ay, sir, ay, sir. Hmm. So yun po yung inyo pong binibigay na ano ngayon, alibi. Ay, sir, ay, sir. At yan po i-checkin ng pulis natin. Ay, sir. Magbibigay ka ng mga pangalan. Ay, sir. Copy, sir. Kailan po kayo uling nagkita ni Ramon at Derlina? Nung last ko lang na pagkwan dyan, sir, nung umutang lang ako ng 1K kay Uncle, sir. Pero wala pa si Mami Der noon kasi pumunta siya ng Manila ata noon. Pre, umamin ka na, pre. Pagbayaran nyo yung ginawa nyo. May umamin na nga pa na yung deny mo pa. Sir, sana makonsensya ka. Hindi po ako aware talaga. Tutusin pre, may relasyon pa kayo sa pamangkin ko eh. May ebidensya kami. Tapos hindi mo sila close. May conversation kayo, mga halikan nyo, meron. Sinong pamangkin po? Yung suspect, sir. Yung pamangkin ko, sir. Si John R.J. Opo, sir. Ramones at saka itong si Binair Quillopos ay magkarelasyon. Oo, sir. Naghahalikan pa sila, sir. Meron dun, sir. Buti nabuksan namin yung ano. Oh, Binair. Sinungaling ka talaga. So, lover mo pala itong si John R.J. So, bakit kanya isasangkot kung kayo ay magkasintahan? May mga pictures daw na magpapatunay si John R.J. at saka ikaw ay magkasintahan. May mga halikan pa mga litrato. Mga matagal na yan, sir. So, hindi mo i-deny na magkarelasyon kayo ni John R.J. Tama. Hindi man kami makarelasyon na kanyan, sir. Huwag ka na mag-deny, pre. May conversation kayo. Walang iya ka. Alam mo kung bakit ko sinasabi to? Sinakyan ko itong sinasabi ni Sir Jason na magkasintahan kayo ni John R.J. Kasi kung magkasintahan kayo ni John R.J., then there's a reason kung bakit siya kumakanta ngayon. Sinasama niya yung pangalan mo. What will be his motive na para ikantang pangalan mo samantala magkasintahan pala kayo? Dapat poprotektahan ka pa niya kung tutusin. Di ba? Lakas pa daw bumatak yan, sir. Addict yan, sir. Ah, ito? O, bago sila ginawa yung krimen, sir. Nag-drugs pa sila, sir. Malakas daw bumatak mga yan, sir. Tatlo. O, mag-deny ka, hindi. Ako, sir. Nagbabatak. O, addict ka. Kuha ka namin ng book. Malakas ka daw bumatak. Sabi ng pamangkin ko, yung umamin na suspect. Anong bago ko alam ng mga sinasabi niyo? Bago daw kayo nagplano, bumatak daw muna kayo. Yun daw ang sabi ng pamangkin kahit ko. Kahit ipa-drug test mo ako, sir. Sige, sir. Kuha natin siya ng book, sir. Addict daw to eh. Sinungaling kahit kuha na niyo ako ng drug test, sir. Mr. Vincent Fiesta, magandang hapon po ulit, sir.
Yes, sir. Gumagawa ho ba kayo, Sir Vincent, ng random drug testing sa inyo pong mga kawani diyan sa Philippine Coast Guard sa Tuguegarao? Yes po, sir. Kung may mga suspect na may gumagamit, sir, diyan po, sir, nire-request namin sa sir. De, pero sana sir, on a regular basis, nagsasagawa po kayo ng random drug testing? Opo, sir. Sa Coast Guard po, sir. Yaman din lang, pumayag ka na doon sa lie detector test. Isama na natin yung hair follicle test na yung buhok mo kukunan sa anip mo, and then yun, it can go as long as 6 months ago. Malalaman ka kung ikaw ay gumamit hanggang 6 na buwan. Payag ka? Yes, sir. Payag ka? Yes, sir. Makikipag-cooperate ako dyan, sir. Good. So, gagawin tayo ng lie detector test at saka hair follicle test. Okay sa'yo? Aye, sir. And again, voluntary yan? Aye, sir. So, Mr. Fiesta? Yes, po. Pumayag na po. So, with your permission again, ipapalay detector test natin ito tapos hair follicle test para sa drugs. At least makakatulong po ito sa Philippine Coast Guard para makabawas-bawas na po sa gagawin nyo pong pag-identify sa mga taong dapat nyo iti-testing dyan. Yes, sir. So inaamin mo ba na boyfriend mo si John RJ, sir? Kung pa-boyfriend lang, sir, hindi, sir. Hindi kayo magkasintahan? Hindi, sir. Eh ano po ito naghalikan kayo? Matagal na yan, sir. Ilang taon na yan, sir. Kaya nga wala po. Wala pa ako sa... Para sa akin, sir, napaka-sweet yung inyo pong samahan nitong si RJ. So, wala ho siyang dahilan na para isabit po kayo kung tutuusin. Kaya nga, sir. Yun nga po, di ba? Kung magkasintahan talaga kayo, in this case, para kayo magkasintahan, dapat hindi niya ikaw isasabit. Ang dapat isabit lamang niya, si JR at saka si Jefferson, and yet pati ikaw sinama niya. Dapat di kanya sinama. So, ibig sabihin, sinama ka niya kahit na magkasintahan kayo dahil gusto na niya, he wants to come out clean, gusto niya ipakita na... Diba? O nagsisisi na siya, eh gusto niya yung lumabas ng katotohanan. Nag-usap na ba kayo ni RJ, Sir Venner? Hindi pa, sir. Hindi ko pa yan nakakausap. Hindi ko pa yan nakikita, sir. Pero alam mo na siya ay nagkumpisal na at dinama yung pangalan mo, sir? No, sir. Wala, sir. Alam mo na nasa kulungan na siya? Sa chismis lang, sir. So hindi mo siya dinalaw? Nung malaman mo siya na doon sa presinto, ba't di mo siya dinalaw? Eh magkasintahan naman kayo. Hindi ko man yan kasintahan. Okay, sige. Sabihin natin, sir, hindi mo kasintahan. Pero di ba tinuturing mo siya parang hindi na iba? Close kayo, tama? Close lang, sir, na magkaibigan pero okay, hindi magka-relasyon. Sige, sige, close na magkaibigan. Kung close kayo magkaibigan, nalaman mo yung kaibigan mo sa chismis na nasa presinto, ba't di mo pinuntan sa presinto para dalawin? Sir, hindi ko makuan yan, sir, na dalaw-dalawin yung ganyan. Kasi hindi man kami, wala na kaming kuan yan, sir. Anlay ng sagot mo, pag ikaw ay meron isang kaibigan at yung kaibigan mo ay na-chismis na nasa presinto, di ba ikaw ay mag-uusisa, totoo ba yung chismis, pupunta ka sa presinto para dalawin siya, silipin siya kung talaga nandoon siya para magpaabot ng simpatiya o kung ano paman o moral support, etc. Ba't di mo ginawa yon? Hindi po na yan na kami, sir. Ang layo ng sagot mo. Hindi, sir. Paltos yung masagot mo. Di ba? Kunyari ikaw, kaibigan kita, na chismis. Kunyari magbarkada tayo, Biner, na chismis ngayon, nakarating kay Rapi Tulpo na si Biner ay nasa kulungan. Naturalmente, ang unang gagawin ni Rapi Tulpo, bibere pa yung chismis, pupunta ako sa presinto ngayon, tahanapin ko si Biner kung nandiyan ba, kung bakit nakulong, mag-uusisa ako at magdadala pa ako ng pagkain, tinapay, merienda, kawawa naman, magdadala ako ng katol, mga ganon. Ganon ang kaibigan. Hindi mo ginawa yon, may rason kung ba't hindi mo ginawa yon. Nagets mo? Dapat mga taga-Philippine Coast Guard matatalino. Eh, Mr. Fiesta, kung ito'y si Mr. Biner ay nagsasabi ng totoo, eh, hindi siya karapat-dapat sa Philippine Coast Guard kasi mahina po yung kanyang comprehension. Di ba dapat yes, sa Coast Guard, mabilis ka mag-isip? Opo, sir. Dapat meron ka rin simpati tulad nito, namatayan. Namatay po yung nagtuturing sa kanyang anak-anaka na pinapautang siya, pinapakain siya sa kanilang palad. Tapos nung namatay, nakarating sa kanya, hindi man lang pumunta sa Burol, hindi man lang, kahit man lang nag-post sa kanyang Facebook na pakikiramay, he didn't do it. Ano ibig sabihin po noon, Mr. Fiesta, sir? Yung ganung sir, pagkakataon, dapat siya ay, active din sa taruhan, sir. Ipakita niya yung pakikiramay kung isa, opo. Kung lalo na sa namatay. So, hindi niya po ginawa yun, Sir Vincent, may dahilan kung ba't niya ginawa yun, tama? Sa palagay niyo? Yes, sir. Opo, sir. Yun po yung kasama natin na, sir, pagkatanong sa kanya kung ano pong nangyari ito. Opo. Anyway, sir, lalabas po yun sa lie detector test. At agad-agad po siguro, by Monday, pupunta po kami dyan para ipalay detector test na po itong si Biner. Salamat po, Mr. Fiesta, sir. Okay po, sir. Salamat po rin. Major, so na-final po yung kaso laban sa lahat. Ano po? Yes, sir.
Ito pong si JR at saka si Jefferson. Ito po'y nakakausap nyo pa rin, Major, hindi na? Hindi po, sir. Kausapan nyo rin po, sir. Kunin nyo rin po ng statement siguro. Yes, sir. Yes, kung papayag. Sir. Yes, sir. Sige po, Mr. Benner. Sir. Darating po kami dyan, siguro Monday, para kayo po ay sunduin. Pumayag naman po yung boss na para kayo po isailalim sa isang lie detector test at saka hair follicle test para sa drugs. Copy, sir. Nasaan ka ngayon, Sir Benner? Nasa Coast Guard ka? Actual duty, sir. Dito, sir. Dito lang, sir, sa station namin, sir. Sige po. Mr. Fiesta, ganun na lamang po, Sir Vincent Fiesta. Darating po kami dyan next week, ha, sir? Yes po, sir. Magandang hapon po, Mr. Fiesta. God bless po, sir. Okay po, sir. Sige po. Salamat din po sa time na binigay nyo sa amin, Mr. Benner. Kilyo po. Yes, sir. Meron po kayong gustong sabihin dito sa inyong kinakapatid na si Christine at dito sa tito na si Jason? Sige, sino gusto mo kausapin sa kanila? Kahit si baby girl na lang, sir. Si baby girl. Sige, kausapin mo si baby girl. Baby girl, makikipan ako dyan, aging ko, makikipo-operate ako kung ano man yung pwedeng maitulong ko or ganyan, or maitulong ko or na details. Wala akong kinakataputan na kwan aging kasi wala akong ginawa dyan, wala akong alam dyan sa totoo lang. Nabigla na nga lang ako na on the air na pala ako, hindi ko naman alam. Wala man akong alam dyan, aging ko. Tatagal-tagal ko, alam mo yan. Tatagal-tagal ko sa DNR pa lang. Dyan na 5 years ako sa DNR. Alam ko na yung pag-isama niya sa akin. Open ako sa lahat sa inyo. Pero yung ganyan na maipaparatang sa akin, yan yung hindi ko talaga matanggap at hindi ko kayang pwedeng gawin sa buong buhay ko, aging ko. Alam mo naman na gaano ko kamahal si Mami Der. Mahal na mahal ko sila ni Papa mo. Ayun nga po. Alam mo naman kung gaano. Mahal na mahal ko yan, aging ko. Alam ko rin naman kung gaano mo kamahal sila Mama at Papa. Pero bakit wala man lang kami natanggap? Miski text. Aging ko, yung mga kasama niya sa dun sa mga 4Ps, tinatanong ko sa kanila kung kailan ang living. Pero aging ko, hindi ko talaga alam yan. Promise. Major. Sir. Pwede ho ba bigyan natin ng pagkakataon ito pong binibintang na kasabot, binibintang ni John RJ na kasama sa pagpaslang, sila po yung dalawa ay pagharapin niyo po dun sa presinto at tingnan natin kung ano masasabi niya doon kay John RJ. Is that okay? Yes po, sir. Yes, sir. Good. Okay, darating po kami dyan Monday para pagharapin natin silang dalawa at tingnan natin kung anong magiging takbo ng kanilang pag-uusap. Siyempre, Mr. Benner, kung walang kasalanan, singilin mo ngayon si John RJ. Ay, sir. Talaga, sir. Hindi diba? Ko man alam yung kung bakit ako nababanggit dyan. Kaya nga po, bibigyan namin kayo pagkakataon. Ayan, buti naman, pinayagan tayo ni Major na magkaroon kayo ng konfrontasyon dalawa at sasabihin mo, bakit mo ako sinama dyan sa yung extrajudicial confession samantalang wala namang kinalaman dyan. O, di ba? Ay, sir. Thank you, sir. Thank you so much for that, sir. Thank you. Okay, sige. Thank you. Sige, thank you gagawin so much, natin sir. Yan. Magkakaroon kayo ng pagharap. Major, salamat po, Major. Yes, sir. You're welcome, sir. Thank you po. Tingnan natin ang magiging takbo. Una yung sa lie detector test, hair follicle test, and then pagharapin natin itong si John RJ at saka itong si Benner. Nakakapagtaka naman kasi bakit siya isasangkot na bilang kasabat. Anong motibo? Wala naman siya maisip. So, ganun naman po, sir. Mamaya po, pag nakausap ng regional director, ipapakiusap namin po kayo kung kinakailan, samahan naman kayo doon sa RD para yung po mag-take over sa investigasyon o at least magbigay sa inyong seguridad. Salamat, sir. Okay, may nagsabi si Bumble D, baka naman talaga innocent. Yes, pwede. Pwedeng innocent, pwedeng hindi. Pero ang katakataka lang, kaya po siya talagang sinampanan ng kaso dahil itinuro po siya ng nagangalang John RJ Ramones na anak mismo ng biktima na nagsabing, ako ang pumatay at ito mga kasama ko. General Percival Rumboa, magandang hapon po, General Sir. Yes, sir. Alam niyo na po itong murder po ni Ramones sa Cadelina Mambalan, yung sa Barangay Punta, Pari Cagayan. Yung mag-live-in partner? Yes, sir. Nag-request ako ng report kanina sa Chief of Police ng Atari. Opo. Andito po yung dalawang relatives po. Ang gusto po nila umakit-akit po sa mas mataas na authority ng PNP dahil medyo para sa kanila hindi po sila happy sa naging takbo ng ginagawa investigasyon po ng Chief of Police. So sasamahan po namin dyan sa inyo, sir, para kayo na pong gagawa ng direksyon. Actually, sir, ano ito, nakapag-file na ng case sa korte ito. Actually, according to the Chief of Police, si Major Mukay, awaiting the issuance of the warrant of arrest na lang itong, mga suspects. Paglabas po ng warrant of arrest? Yes, actually, sir, na-file na lahat ng kaso ang mga ito. Pero po, ang inakatakutan kasi nila, yung kanila pong seguridad. So siguro po doon kay mga katulong General Sir. Ay, sir, ipapamonitor naman namin yung mga families, relatives ng victim.
I'm directing my chief of police to monitor their condition, their situation doon sa kanilang locality. Ito sir, mayroon ng appropriate action naman talaga ito, inaimbestigahan, the suspects were identified. Opo. At case, the appropriate case had been filed against them. At hinihintay na lang ko yung paglabas ng warrant of arrest. Opo, opo. Puro parang homicide and parricide ang kaso ng mga ito. Opo. Dahil yung isa ay kaanak yung involved. Hanggang ngayon po ba, General, hindi pa rin po na-recover yung murder weapon po, sir? Wala namang mention of the murder weapon, sir, sa investigation. But ang progress report sa akin, they were able to file this the appropriate cases already. Opo, opo. Opo. Okay. Mas maganda kasi, General, kung nakita po yung murder weapon, para mas tumibay-tibay pa po yung ebidensya at saka yung kaso lalong lumakas. As the investigation progresses, merong effort naman ng ating investigators to locate the missing evidence kung meron. Pero ang mahalaga niyan, they were able to establish the participation of these suspects doon sa pag-commit ng crime. Opo, opo. Okay. Sige po. Salamat po, General. So, rest assured, sir, that we will provide the necessary attention to this case. Opo, opo. Sige po, General. Sige, maraming salamat po, General, sir. Thank you po. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Pagharapin natin tong si John RJ at saka si Viner. Si John RJ kasi nasa kulungan na. Opo. Para magkaroon pagkakataon na mag-usap sila. Kasi hindi niya masabi-sabi kung bakit siya idadawit ni John RJ na close naman sila at para magkapatid na at dati pa silang may relationship. So, ba't niya isasangkot? Anyway, let the fiscal decide kasi ito nasa fiscal niya na. Opo. So isinampan ang kaso, nasa piskal yan na, then it's up to the piskal kung paano niya ma-appreciate yung kaso. Base doon sa pag-build up ng case nitong kapulisan natin dyan sa Apare Cagayan Valley. Ang nakapagtaka nga lang, tulad na sinasabi nga nitong si Ading, kung tawagan niya, baby girl, nalaman mo na patay na yung mga magulang ni baby girl, patay na yung mga taong itinuturing kang parang anak na inuutangan mo, pinapakain ka doon sa bahay, nalaman mo patay na, hindi ka man lang nagpunta sa Burol, number one. Ang sagot niya, kasi hindi papayagan ng Philippine Coast Guard. Alam naman niya, hindi ganoon. Papayagan ka pag nagpaalam ka. Pangalawa, hindi man lang nag-chat, condolence sa Facebook. Naka-print siya pala sa Facebook. Pangatlo, yung si RJ ay nakulong, hindi man lang niya pinuntahan. Sana nagbigay siya ng reason kung ba't niya hindi pinuntahan. Galit ako kasi dyan eh. Nag-away kasi kami. Meron kaming hindi pagkakaintindihan, kaya hindi ko siya punantan. Hindi sinabi. Diner. Yes, sir. That's true, sir. O bakit hindi mo dinalaw si RJ nung malaman mo na sa kulungan? Kaibigan mo siya, di ba? O. Sir, regarding sa pagdalaw kay RJ, sir, hindi ko naman talaga kapag niyan talaga as in na barkado. Magkagalit ba kayo? Hindi man, sir. Pero hindi kami talaga nag-keep at nag-uusap niyan, sir. Hindi kaya nga, sir. Kung magkagalit kayo, pwede kanya ituro. At saka isa pa, by the way, doon sa mga netizen na nagsasabing baka nagtututurulay itong suspect. Hindi po. Ito pong si RJ, para sa kalaman ng lahat, ito po ay kusang pumunta sa PNP. Wala pong nagpilit sa kanya. All of a sudden, out of the blue, sumipot po siya sa PNP kasi po nakukonsensya daw siya. Yun. He went there to the PNP, nagsama siya ng public attorney's office, nag-issue ng extrajudicial confession. Hindi po siya pinilit. In fact, walang lead ang PNP until such time sumipot yung si John RJ. So hindi pwede natin sabihin nagtututuro na lang siya dahil hindi naman siya ginigipit, hindi naman siya kinalawit, hindi naman siya yung tinorture na tulad na ginagawa ng ibang police. Torturin, tubigin, bugbugin, walang ganun nangyari. Siya mismong kusang pumunta doon at sabi niya meron siyang aminin. Nung tinanong sa kanya, anong aminin mo? Ito na, ako na may kagawa ng krimen at ito yung mga kasama ko. Ganun yung nangyari. Now let's the fiscal decide kung paano i-handle ni Piskal tong kaso. Isa na lang po, Biner. So, hindi kayo magkaaway ni RJ? Diyan RJ, wala? Negative, sir. Negative. Wala siyang sama ng loob sa'yo? Wala man, sir. Wala, sir. As in, hindi ko nga alam, sir, kung bakit na napanggan talaga. Nga. Wala siyang sama ng loob sa'yo at wala ka rin sama ng loob sa kanya? Ay, sir. Ay, sir. At hindi kayo nag-aaway? Negative, sir. Negative. Kaya nga. So, wala siyang reason basta't ituturo ka na lang yan ng ganon-ganon. Kaya nga, sir. Sige, sir. Ni sir, miling ako dun sa suggestion mo kanina, sir, na bigyan nyo kami ng chance para magtanong ko sa kanya, sir. Para manaman makuan yung side ko, sir, kasi correct. Ang hirap yung ganyang. Sir, thank you so much for that matter, sir. Thank you, sir. At kaya nga po, sir, ipapasabit kayo namin sa lie detector test at doon sa hair follicle test. Kasi pag pinasa nyo po pareho yon, then mag-iba po ang pananaw ng marami. Kasama na ay, po sir. Ako dyan na baka makatikim ka pa ng tulong mula sa akin.
Pag na, na ito, pag naipasa mo po yung lie detector test. Makipag-cooperate ako, sir. No problem, sir. Very good. Ano? Yan po yung dahilan kung bakit nandito po yung dalawang kinakapatid mo. Ay, sir. Ay, sir. Ipakita mo sa pamamagitan ng lie detector test o ipasa mo yung lie detector test. Baka magbago ang pananaw nitong dalawang nagbibintang din sa'yo o naniniwala na kasabwat ka. Ay, sir. No problem, sir. No problem. Very good. Sige, Monday na Monday. Pupunta kami dyan. Okay? Okay, sir. Salamat sa time na binigay mo sa amin, Sir Binel. Thank you so much, sir. At magandang hapon, sir. Thank you. Opo, sir. So, ganun lang po, Sir Jason. Yes, sir. At Miss Christine. Bagamat siya po talagang itinuturo nung si John RJ. Pero bigyan natin siyang benefit of the doubt, ika nga, sa pamagitan ng lie detector test. Yes, and then dun sa hair follicle test. Kasi may sinasabing siya ay nag-drugs bago mangyari insidente. Yes, kung pinasa niya yun, lahat, hindi totoo yung sinasabi nag-addict siya nung araw bago mangyaring insidente. And then, sa lie detector test, pumasa siya. And then, isa pa, na-verify na nung June 8 ay nandun talaga sa kanyang mga barkada. Then, magbabagong pananaw natin. Maaari nga talagang wala siyang kasalanan. At nagkataon lang na wala siyang pakialam kung namatay ang mga tao malalapit sa kanya. Meron kasi ganun mga tao, walang pakialam kahit na magtumbabalis ka sa Bisaya pa. Kahit naman kamatay na kayo dyan, hindi ako magpapakita ng simpatsya o pakikiramay. Kahit na madurog na mundo, pakialam ko sa inyo. May mga ganun tao din siguro. Diba? Kahit na nakulong din yung barkada ko, hindi naman ako nakulong, ikaw nakulong, hindi kita dadalawin. May mga ganun din mga tao in fairness. O, baka ganun lang si Mr. Binner. So we don't know. Malalaman natin sa Monday. Okay, sir? Salamat po, sir. Tuloy-tuloy po namin pagtulong namin sa inyo. And samahan namin po kayo kay General. Okay, salamat para sa inyo siguridad. Thank you po. I'd like to thank the Public Attorney's Office. Kasi Public Attorney's Office, nandun palagi nakaagapay kay John RJ. Sa lahat ng mga ginagawang pakikiusap ni John RJ sa PNP, nandun yung PAW hindi bumitaw na pinoprotektahan yung karapatan ni John RJ. So, Pao, saludo po ako sa inyo dito. Totoo. At nung pumunta doon si RJ, siya mismo may kagustuhan lang, walang pumili sa kanya, kasama ang Pao. Hindi bumitaw ang Pao. Pao, job well done. Thank you, Pao. Public Attorney's Office. Thank you.